Perfect, perfect, perfect. Magandang umaga o magandang araw po sa lahat. So, andito naman po tayo. May bago po tayong content ngayon. So, i-release po natin ang Wigon, every Wigon na color white. So, ito po. Papakita ko po sa inyo. So, bago ko po sa inyo sasabihin yung konting tip ko po sa inyo or about sa difference ng Wigon at saka 64B, gusto ko lang po sa inyo sabihin na ang price po nito na i-release po namin ngayon is 330,000 pesos. So, bakit siya naging 300,000 pesos? Actually, yung standard po talaga na price ng Wigo namin is ang 4x2 is 300, ang 4x4 is 305. So, kaya siya nagiging 330,000 pesos kasi may mga additional po na ni-request ng customer. So, ang unit na to guys ay naka-power window na po siya. Tsaka, bago na po yung mga mags at saka yung gulong nito. Tapos may aircon, touchscreen stereo to guys. Yan. Yung adjustment ng saan ba yung adjustment ng aircon? ito yung adjustment ng aircon. Yan. Tapos yan volume niya. Tapos ito yung sa dashcam. Yan oh. Yan din yung dashcam. Wala pang memory to. So lagyan niyo ng memory. Yan oh. Yan. Tapos yung cover sa likod. Hindi siya mainit yung ilalim guys kasi naka-matting na rin eh. Tapos may ilalagay pa sa ilalim. Kaya hindi siya mainit talaga. Tingnan yung likod. So, yan. Diba? Individual seat. So, guys. Sa total lang talaga. Sulit na sulit talaga pag ano. Pag Wigon yung kunin, no? Sulit ang binayad mo rito. Kasi parang kung titingnan mo, para siyang high ace eh. Alam mo yun? Mini high ace. Sana pala naka-customize bumper and skirting to ha. Kaya siya naging 330. Tapos sa Wigon naman namin is kasama na din yung roof rack. Dito paliwanag ko na rin din sa labas. Kasi sa loob okay na yun eh. Diba? Ito yung... Ay, sa likod pala. Pakita ko sa likod pagbuksan mo nyo dito. Ay, hindi mabukas. Ano ba to? Nakaano kasi ito eh. Ito yun. Ay, hindi. So, ito guys. Yung likod. Kaya, maganda rin kasi yung forma na ano. Ito. Yung mags at saka tire niya guys. Bago na rin. Ang size nga pala nito guys. Nag-request yung customer is 14 niya ata yun. Oh, 14. Malaki yan eh. Tapos yung bumper guys. Oh, tingnan mo. Naka black and white. Pearl white. Ayan. Ang ingay din naman dito. Ano kaya ingay? Ano? Hazard? So yan guys. Kung titingnan mo guys. Napakaangas tingnan eh. Di ba? O tingnan mo napakaangas kung... Para siyang ano nga eh. Van talaga. Yung high ace. Ang angas ko yan ito. Lakas pa kaya tumakbo nito guys. Yan. Kung bubuksan mo rin yung likod guys. Ay, nagpa-additional din yung customer ng ano upuan. Nag-box na upuan. Ito. Di ba? O. Oh. Ito. Box. So ang additional po na box namin is 4,000. Saka gusto ko rin sabihin sa inyo na guys nga kung magkano po to na o kung magkano binili to sa bibilan ng upuan na to. So yun na po yung presyo na binibigay namin. Hindi na po kami nagpapa-increase yun eh. Diba? So ito yung aero, ang speaker. Bago na lang speaker eh. O tingnan mo. Ito yung. So ito yung sinasabi ko na ilaw. Ito ba? O diba? Diba yung Wigon kesa ano? Sa V. Wigon saka yan o. Tsaka guys, makapapansin nyo rin, gumaganda lalo, pumpogi lalo yung unit kapag nilagyan po siya ng spoiler tulad dito. Yan, di, kasama na yun, parang free na rin yun sa amin eh. Hindi na kami nagpa-additional nito para mas maganda talaga titingnan yung unit. Diba? Uuwi yung customer na may halong ngiti at parang success yung, parang success o nano niya nabayaran niya.
parang sulit na sulit ganun. Diba? Yung ibang video ko, andun yung Vic, ay bahan niya. Diba? Angas ng angas, diba? Ganun mo, poging-pogi. Okay. Taas, taas. Taas. Yung okay, so. Ang angas ng tingnan, di ba? Pag tumatak mo. Yun, o. Yun. Alright. Ang angas, eh. Di ba? Tsaka ito na, guys. Ano bang difference ng Wigon at saka 64V? So, unang-una, ilaw sa likod. Kung mapapansin mo, ang V is yung ilaw po niya sa likod ay nakahiga. Tapos parang dalawa lang. So yan po yung V. Tapos yung Wigon naman, guys, ay nakatayo. Kita mo sa gilid, tapapansin niyo sa gilid is yan. Tapos saka pa, guys, yung Wigon po namin is ay Wigon po talaga is latest model po niyan ngayon. So ang dati Wigon, I think yung Scram, yung maliit lang. Ngayon kasi medyo malaki talaga yung Wigon. Okay? Saka guys, ang angas din pala talaga ng forma ng every Wigon kaysa sa Abby. Oo. Kung mapapansin mo talaga, kung i-differentiate mo talaga, mas maganda yung Wigon. Tapos yung body niya, napakalaki. Tapos may turbo, di ba? Kung sa bagay, kung i-customize mo rin yung, ano, yung V, maganda rin. Kaso ibang-iba talaga sa Wigon. Kaya nga sa price ng Wigon sa Abby, mas malaki talaga yung presyo ng Wigon. Kasi sulit na sulit din naman ng pera na binayad mo, eh, di ba?